Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun. Tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Kung sana nandito tayo sa Balita Hub TV, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, grabe kakapasok lang, tape at fake bulaga, dispirado na pati Team Song aagawin, TBJ may pasabog. At yung play na natin, una naman ito. What's up sa inyo mga kababayan? So itong pag-uusapan natin mga kababayan ay patungkol po doon sa sinasabing pinaiimbestigahan daw po itong EAT, ito daw po ang TBJ dahil ginamit daw po yung Team Song ng Itbulaga. So pinaiimbestigahan daw po ng Tape Incorporated. At dito mga kababayan, pag-uusapan din natin yung di umano maagang pangangampanya ni Nayor Meng. Di umano, mga kababayan, na ginagamit pa daw itong EB sa pansariling pamamaraan. At dito matatalakay natin mga kababayan yung isang vlogger na solid dito sa Tape Incorporated na nagbigay ng update patungkol po dun sa paggamit daw po ng EAT ng Team Song. Pero buwag po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikahit ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. So simulan natin na itong balitang ito. Sabi dito, paggamit ng EAT sa Team Song ng Itbulaga, ipagbabawal na nga ba? Ito patanong to. Sabi po dito, basahin natin. Aha. Highlights ko lang. Tumibay ang ownership ng television and production exponent Tape Incorporated, Tape, sa pangalang Itbulaga nang matanggap na nito ang Certificate of Renewal of Registration. O tumibay na daw po. Mga kababayan, tumibay na daw po yung paggamit dahil nga doon sa renewal ng registration na pang-merchandising. Sabi pa dito mga kababayan, eto ha, muling ipinaliwanag ng legal counsel ng Tape na si Atty. Maggie Abraham Garduque na ang trademark ang kailangan at hindi copyright para patunayan ang pag-aari ng isang brand. Yan po yung sabi. E paano naman? Sabi, trademark daw yung pinagbabasa. Iba naman po kasi yung pangalan at logo, mga kababayan, doon sa copyright. Yung nilalaman ng kanilang ginagawang programa. Diba? Sabi pa dito, pinaliwanag daw ng abogado, trade yung name and logo. Trademark daw po yung name at saka logo. Kumbaga, walang makakagamit noon ng name ng Itbulaga saka EB kasi yun yung cover ng kanilang trademark registration, pahayag ni Attorney Maggie Abraham, mga kababayan Garduque. Sabi pa dito, ipinaliwanag rin ng abogado na maging ang original na Team Song ng Itbulaga na ginagamit ang EAT ay pag-aari rin daw ng Tape Incorporated pero minabuti na lang raw nilang huwag na lang gamitin. Ito nga yung sinasabi natin kagabi pa mga kababayan na kung talagang kanila yan, bakit hindi nila magamit? Eh kahit ako mga kababayan, pag alam kong sa akin yan, gagamitin ko ng gagamitin yan. Ako naman ang may-ari, ako naman ang nagpakahira. Pero bakit sila, kung alam nilang kanila pala, bakit hindi nila gamitin? Bakit mas minabuti nilang kami na lang yung, kay, yung title nung EB Happy nitong si Echo at isama doon sa kanta? Diba? Kung talagang kanila yan, pero kung hindi kanila yan, bakit naman nila gagamitin? Bakit naman nila ito talaga literal na kam-kam? Di umano? Ha? Di umano mga kababayan, ito talaga literal na kam-kam itong ganitong klase ng padali. Sabi ba dito mga kababayan, kasi diba kahit na yung song, hindi na ginagamit ng Itbulaga, diba ang song ay pinalitan na yung tahanang pinakamasaya na siya. Which is kung tutusin, ang title talaga nun, EB Happy. Yung kantang yun. Tsaka mga kababayan, alam naman natin kung sino talaga ang kasamang nag-compose or nag-compose nung kantang yun. At walang iba kung hindi itong si Sir Vic Soto, itong si Bossing. Kaya hindi nila pwedeng kam-kamin yun. Oo, sabihin natin, pagpalagay natin, sinulat nga yun itong si Boncho. Pero hindi niya pwedeng kam-kamin yun. Dahil ang naglapat po ng melody noon, walang iba kung hindi itong si Boss Vic. At sila naman po yung nandudon at kanila po talaga yon. Eto kasi yung basihan natin dyan. Sige, pagpalagay natin, sabihin natin kanila. Bakit hindi ninyo kayang i-play? I-play ninyo kahit dalawang araw hanggang tatlo.
Ewan ko lang kung hindi kayo masampa ng kaso dyan. Diba? Kasi kung kanila talaga po yan, wala silang katatakutan dyan yung sasabihin. Kakasuhan sila ng TVJ ng copyright. Kung sakaling i-play nila yung kanta, na alam nila naman kanila, o sige, pagpalagay natin inyo, bakit hindi ninyo kayang i-play? I-play ninyo kahit dalawang araw lang o tatlo. Maniniwala na kami. Diba? So sabi, nang hindi kayo nakakasuhan. O, diba? Sabi pa dito, ayan. Kasi in a way, on the part of Pitbulaga, they want to differentiate na rin. I-front TBJ, parang nilalayo na nga nila. Paliwanag ni Attorney Maggie. Wala namang iba kasi mga kababayang naglayo sa Ikbulaga nung team song kung hindi sila. Kasi kung tutusin po, ganito yan. Ano po, ganito yung paliwanag dito. Yung Ikbulaga ng generic, hindi na po natin masasabing Ikbulaga yun. Bakit? Kasi wala na yung mga original na host doon. Wala na yung mga matatagal, yung mga batikan na mga naglilingkod doon na kinasanayan ng publiko ng sambayan ng Pilipino. Kaya hindi na po natin masasabi na Ikbulaga talaga yon. So ngayon, ang point dito, yung kanta, walang problema kung kuhanin niya ng TBJ kasi alam naman natin na kanila po talaga yan. Eh, ang tagal na po nang pinag-uusapan ng trademark tapos ngayon, kanta naman yung gusto nilong kuhanin. Diba? Pusensya na kayo, medyo nautal ako, medyo paus tayo eh. Eh ngayon, nung nakaraan, trademark at logo yung kanilang kinukuha. Tapos ngayon, mga kababayan, kung makikita nyo, nung isang araw may lumabas pang balita na kung saan sinasabi nila na yun daw po mga replay na show ay kanila daw po yun at binayaran daw po nila at pera daw po nila yung ibinaya doon. Tapos ngayon, kanta naman yung kinukuha ninyo. Aba, ikam-kamin nyo na lahat. Kam-kamin nyo na. Napakatindi nyo naman, nakakaswap ah. Eh, sabi pa dito mga kababayan, binanggit rin ni Attorney Maggie na taga-tape daw ang nagsulat ng dating team song ng Ikbulaga na si Vincent De Boncio. Pero si Big Soto naman daw ang naglapat ng melody. O sige, sabihin natin. Eto, ganito na lang. Kuhanin nila yung lyrics mga kababayan. Pero yung melody bawal nilang gamitin. Alang ang patugtungin at kantahin nila doon ng walang melody. Anong ilalagay nila doon? Rock? Diba? Kasi alam naman natin kahit palitan ang lyrics yun mga kababayan, kahit anuhin, kahit kuhanin nila yung lyrics, alam naman natin kayang gawan ng bago ni Sir Joey De Leon yung kanta. Ano po yung melody, kaya nilang lapatan ng bagong lyrics. So kuhanin nila yung lyrics, walang problema. Kaso nga lang ang problema dito mga kababayan, eh kung papayag ang TBJ. Diba? Kapal naman na huwag kayong ganun, oy! Huwag kayong ganun. Nangangamkam kayo eh. Darbi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Yung gumawa ng song na yon si Vicente De Boncio, yung mula apare sa kanya yung lyrics na yon. Ang kaibig lang doon yung melody noon. Yung lyrics kay Vincent Boncio. So kay yung melody daw po kay Tito Big, kay Boss Big. Yon na employee ng tape, siya yung head writer. Yung daw pong employee ng Tape Incorporated, yung daw po yung head writer dahil umamin daw po yun na bayad nung ginawa daw po yung kantang yon. Eka, nang tagal nang usapin dito, bakit ngayon yun lang inilalabas? Sabi pa dito mga kababayan, kumbaga sa kanya yung copyright kay Vincent Boncio yon. Umamin sa amin si Vincent Boncio na yung na nung pinagawa sa kanya ng tape yung kanta daw po. Bayad siya ng tape for that, sabi nitong si Attorney Maggie Garduque. Sabi pa dito, so nangangahulugan ito na may kalahati si Big Soto sa copyright ng team song. Kay Big ang copyright for musical works, habang sa tape naman yung copyright for literally works mga kababayan dahil empleyado nila si Vincent nung isinulat ang lyrics mga kababayan. Ay diin nyo na yung lyrics nyo! Akala nyo ba mga kababayan, ganito yan. Paliwanag natin, akala nyo ba magagawa nila ng magandang musical works, etong ano, etong lyrics na to, pag kinuha nila, eh ganun ka walang utak ng ano nila doon. Sobra naman to. Ngayon lang to pumutok, etong pagkuha nila ng kanta, etong sinasabi nilang yung si Vincent Boncio na yun ang gumawa ng lyrics mga kababayan. Ngayon na lang, ang tagal nitong pinag-uusapan. Ngayon nyo lang naisip na kamkamin. Alam nyo ba mga kababayan, kahapon singit lang natin to. Kahapon po kasi, di ba nag 101 yung advertiser on air nitong EAT mga kababayan. Ngayon, kanina, habang
i-scroll po ako, may nabasa ako na ito daw po nga Itbulaga na generic ay tumabo daw po ng advertiser. Sabi ko, ano daw? Kasi pinapanood ko naman din yon, wala naman ako nakikita. Wala naman ako nakikita ng ano, yung Bingo Plus lang at saka yung Tender Juicy ata yon o yung San Miguel. Yun lang yung nakikita ko, pero wala akong nakikita ng ibang advertiser, mga kababayan. So yung sinasabi nila at pinapakalat nilang tumabo, baka sila'y tumabo ng tubig sa kanal. Sabi dito, basahin pa natin, mga kababayan. Malalaman din natin kung may karapatan din si Vic sa copyright for musical works ng Team Song. Dahil kapag makapagpakita ang tape ng ebidensya na nabayaran ng talent fee, si Vic ay lalabas na employed siya ng tape to create the melody, mga kababayan. So maliwanag naman po yung sinasabi nina ng TBJ na sila po ay talent talaga ng Itbulaga, mga kababayan. Wala nga silang pirmahan, wala silang sinusunod, kung hindi tiwalaan lang. Tiwalaan lang, mga kababayan. So ang ginagawa ng mga ito, pilit nilang hinahanapan ng butas itong si Boss Vic para makuha nila yung kanta. Yun yung ginagawa nila ngayon. Dahil sabi nga nila dito, maglalabas daw sila ng ebidensya, makakapagpakita daw sila ng ebidensya na sa katunayan na itong si Boss Vic, mga kababayan, or makakapagpatunay na ito daw po si Boss Vic ay binayaran or tumanggap ng talent fee. Parang galon yung sinasabi dito. Kasi sabi dito, ayan, aha. Malalaman din natin yan kung may karapatan talaga si Vic Soto or si Boss Vic sa copyright for musical work ng Team Song kapag nagpakita or makakapagpakita ang tape ng ebidensya na nabayaran ng talent fee. Si Vic ay lalabas na employed siya or employee siya ng tape to create melody, mga kababayan. So malalabasin nila na itong si Boss Vic, mga kababayan, di umano, ay isang employee kung makakapaglabas sila ng ebidensya na makakapagpatunay na nabayaran nila itong si Boss Vic to create melody. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ito ah. Isa si Vincent sa mga tatayong witness ng tape sa nagaganap na copyright infringement case hearing, kaya nakakapanabik ding malaman kung hahayaan o ipaglalaban ng tape ang kanilang intellectual property upang hindi magamit ng EAT sa kanilang programa. Alam nyo ba yung sinasabi nilang maglalabas sila ng ebidensya? Parang napakalabong mangyari nun. Bakit? Dun nga sa notice to answer, mga kababayan, pinasasagot sila ng 30 days para patunayan na sila talaga ang nag-create ng trademark na Itbulaga, ay hindi nga nila ma-replyan. At puro extension yung ginagawa nila. Eto pa kaya, diba? Eto pa kaya yung magawa nilang malabsan ang ebidensya? Ang nangyayari kasi parang ngayon nililihis na lang nila yung topic sa ibang issue. At hindi lang basta nililihis kasi nagkakaroon na dito ng cam-camin. At yan nga, mga kabalita natin, yung kaugnay na balita nga dyan, no, patungkol nga rito sa tape at dito nga sa Itbulaga nila Halustos at dito nga sa it ng TVJ nga ng TV5 na kung saan, mga kabalita natin, tila nga ba hindi lamang daw pati pangalan ng Itbulaga ang nais ng kunin ng tape nila Halustos o ng Itbulaga nila Halustos. Pati na daw po, pati yung Team Song, no? Pati na nga daw yung Team Song, tila nga ba nais ng kunin o bawiin nga. Na hindi nga lang daw pangalan ng Itbulaga ang nais kunin at pati yung logo. Pati na raw yung Team Song ng Itbulaga nais na rin makuha ng mga Halustos nga o ng tape. Dito nga sa mga naging pahayag, no, mga kabalita natin, na tila nga ba pati na nga daw yun talagang kinukuha ng mga Halustos o nitong tape nga, sapagkat nga raw karapatan daw nila yun, sapagkat yung mga lyrics nun sa kanila, no, yung binayaran daw nila, mga kabalita natin, na kung saan yung gumawa ng lyrics na yun binayaran nga daw. Subalit nga daw yung melody ng Team Song ng Itbulaga si Vic Soto daw ang gumawa, mga kabalita natin. At yan yung mga nagiging issue ngayon, na tila nga ba talagang nais lahat kunin ng tape ni Halustos o ng Itbulaga nila Halustos, kung anong meron nga sa Itbulaga na pati yung Team Song
talagang nais nang makuha dito. Yan ngayon tila usapin ngayon dyan. At yung iba pang mga pahayag at talakayang balita dyan, mga kabalita natin. Oh. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yung muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balita Hub TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yung mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!